Ayan po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pumalagawain. Ito po ang pakinig ng sanita natin na galing Diyos. Kaya po inanyahan po kayong tumayo bilang pagbibigay ganang sa sanita na ating pinakamamalapay Jesus na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved ordained preacher, Billy Brother Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul. Tayo po main mahal ay mag-isang dumalangin. Mapagpala po namin Diyos, naman Panginoon sa lahat, pinakamamahal ang Panginoon Jesus, sa pangunang dalangin aming kagalang-galang, Malpastor Evangelist Paul de Estrada Lomeda, aming pong hinilingo Diyos, ang paglangisan po ang iyong mga salita, malapit sa ganang akin, wala po akong magagawa sa mga kami na sumpungan sa iyong pagkukulang, pagkasala, patawarin mo kami at sumaaming kamala, Panginoon, pagpalain mo kami lahat at aming sinasaway lahat na masamang espiritu ng adlang and by the power of darkness, demons of unbelief and doubt, cast out in Jesus' name, anointed word, Father, in Jesus' mighty name, amen and amen, hallelujah, 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 praise the Lord. Amen. Purihin ang ating malapit. God bless you po. At una natin kisalat, mga minamahal, ating patuloy na sinasamba, pinupuri, nilwalhati ang isang pangalan, ating pinakamamahal po ni Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace, our dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Have given all honor to our beloved noble pastor, evangelist, Walde, Estrada Meda, the end-time prophet of our loving God. We love you so much po. And a very pleasant afternoon po. Aming minamahal, ginigalmal pastor, and also beloved, and all Bustan Pastor Lina si Ahmed, beloved mama there in heaven, always treasure her blessed memory, her blessed life and teachings. Amen. We love her so much and we miss her so much. And to all the beloved children of our beloved and honorable parents, Lord, very pleasant afternoon po. And we love you so much po. Hallelujah, hallelujah. At sa lahat ng ating minamakawatiran dito po at sa buong mundo. Amen. Praise the Lord. Lahat mo magsabing praise the Lord. Purihin ang ating mahal. Pinapakainam po, maminamahal. Praise the Lord na ang panalangin, hallelujah, ang tunay na panalangin ng matuwid, maminamahal, ay pinakikinggan ng ating dakilang Diyos sapagkat naganap sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na kung saan tayo po, maminamahal, ay nakinabang ng lubos. Millions, amen, ang nakinabang sa panalangin ng matuwid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dito po, may namahal ay marami pang makikinabang kung sila po ay makikinig. Amen. Praise the Lord sa mga krusadang ginaganap na ating balagumain, paghayo ng ating minamahal, mga kapatiran, pag-sasagawa ng lahat ng mga gawain ng ating malamay sa buong Pilipinas at buong mundo. Praise the Lord, marami pa ang makikinabang. Praise the Lord sa panalangin ng matuwid. James chapter 5, verse 16, natin muna basahin mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The book of James, chapter 5, verse 16. Confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, Pastor Carlo. Dito po, Santiago, kapitulo 5, versikulo 16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng iyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba. Upang kayo magsigaling, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Mabisa, amen, ang panalangin ng matuwid. Mami na mahal, nakita po natin kung paano po kumilos ang kapangyarihan ng ating dakiling Diyos sa ating mismong mga buhay. Dahil mayroon pong nanalangin, matuwid. Amen. Praise the Lord. Pinakinggan ng ating mahal na Panginoon, talagang napakainam. The prayer of the righteous availeth much, mami na mahal. Napakalaking bagay. Amen. Praise the Lord. Ito po, mayroon hindi pangkaraniwang bagay sapat malaon na po tayong nananalangin. Lahat naman tao marunong manalangin eh. Amen. Lahat halos, mami na mahal, ng tao sa buong mundo nananalangin. Ang tanong, pinakikinggan ba? Amen. Nakakarating ba sa trono ng ating malapangin? Kinulugdan pa ba ng ating malapangin ang mga panalangin na yan? Marami mga minamahal, milyon, milyon, bilyong mga tao ang nanalangin sa buong mundo. Subalit, saan ang tugon? Yun ang tanong mga minamahal. Ha? Saan ang tugon? Wala. Amen. Subalit tayo mga minamahal, nung tayo po'y makarating dito sa katotohanan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, napakaraming panalangin na napinakinggan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Kaya mga minamahal, kapag tayo po ay sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon,
Amin naman, ikay nasa katotohanan ha. Amin na mahal, minsan natutukso pa mga anak ng Diyos na nagtatanong, bakit ang dami kong problema? Amen? Alalahanin mo, amin naman, tinugunan ng ating malapangin yung mga panalangin noong una. Pwedeng gawin ng ating malapangin, i-multiply ang tugon sa panalangin a million times, a billion times, trillion times. Amen? Kaya hindi natatapos ang pagtugon ng ating mahal na Panginoon sa panalangin ng matutuwid. Amen. Kaya kung mayroon man problema, may problema kasi lulutasin na naman ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Hallelujah! Another problema na naman, another himala na naman ang gagawin ng ating mahal na Panginoon. Another katugunan na naman sa iyong panalangin. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ayaw ng ating mahal na Panginoon kasi magsawa tayong humingi sa ating mahal na Panginoon. Walang hanggan ang katugunan ng ating mahal na Panginoon. Walang hanggan ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Walang hanggan ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon na kaimbak. Ano ang imbakan ng ating mahal na Panginoon? Walang hangganan ang imbakan ng ating mahal na Panginoon. Hindi na uubos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. For His mercy endureth forever and ever. Amen! Amin na mahal, kaya kapag may problema ka, ayan, may tugunan naman ang panalangin ko sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palaging may pag-asa. They are new every morning. Ang pag-ibig, ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon, palaging bago. New every morning. Ano yung morning, mga minamahal? Ikutin mo ang buong mundo. Palaging morning yan, mga minamahal, kung habulin mo yung araw. Amin na mahal. Morning palagi. O di bawat minuto, bawat segundo, ang ibig sabihin yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo naaantayin yung paglubog ng araw at iikot na naman yung araw. Hindi po, mga minamahal. Every minute, every second, yan ang pag-ibig sabihin na they are new every morning. The mercies of the Lord. Ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Katunayan, mga minamahal, inaabangan ng ating mahal na Panginoon ang iyong mga daing. Amen! Inaabangan pala. Oh, parang ano na naman ang gusto mo, anak? Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sapat walang hanggan nga ang kanyang kahabagan. Ngayon pa na nakilala mo na ang ating mahal na Panginoon, bakit ka magmamaliw? Bakit ka magkaroon ng doubt? Amen. Amin na mahal, ikumpara natin noon, mami na mahal, grabe. Amin na mahal, noong panahon na wala pa tayo sa ating mahal na Panginoon, as far as the east is from the west. Walang tugon sa panalangin. Parang ang katugunan na lamang may namahal kapag ikaw ay umanaw na. Mami na mahal, yun pong iniisip ng salibutan eh. Sana magpahinga na ako dito sa aking mga problema. Sana imamatay na ako. Hindi nila alam, mami na mahal, yung pala ang simula ng kanilang grabing paghihirap sa impyerno. Amen? Mami na mahal, ano pong sabi po dito? Ha? Isaiah chapter 1 verse 15-16. Amin na mahal. 2 Chronicles 7:14. Hindi po nasama po sa list, amin na mahal. Pakidagdag. Isaiah chapter 1 15-16. Ito po ay inuungkat po natin, amin na mahal, yung ating nakaraan para makita po natin ang liwanag. Amen. Praise the Lord. Minsan tinutukso tayo ng kaaway, nakala mo eh wala tayo sa liwanag eh. Amin na mahal, kapag ikaw minsan na nandoon sa iyong trials, amen, nalulugmok, ha? Amin na mahal, just like Peter, na naglalakad doon sa laot, habang nakatingin siya sa ating mahal na Panginoon, si St. Peter, the only man, except for our dearest Jesus, amin na mahal, because our dearest Jesus was man, and God at the same time. Yung unang tao at huli, wala na pong iba. Amin naman, St. Peter, he was the only one who walked on the sea. Siya lamang po, amin naman, wala na pong iba. Wala po ng iba. Siya po ay naglalakad habang nakatingin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amin na mahal, minsan aalis yung tingin natin sa ating mahal na Panginoon. Saan napupunta? Mga problema, mga unos. Amen? Mga trials, ang lalaki pala ng alon. Nung makita ni Peter, ang lalaki pala ng alon dito sa paligid. Nagsimula na siyang lumubog.
Amen? Nawala yung focus niya sa ating mahal na Panginoon. Ha? Nasira yung kanyang concentration. Mahirap talaga, mami na mahal, kapag yung focus natin nawawala sa ating mahal na Panginoon po. Amen? Praise the Lord. Nagsimula na po siyang lumog. Mamamatay na po siya. Malulunod na po siya. Amin na mahal. Subalit na alala niya, itiningin niya ang kanyang mata muli sa ating mahal na Panginoon. Help me, Lord! Mamamatay na ako. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, where is your faith kasi? Bakit kasi inalis mo sa akin ang iyong panampalataya? Inalis mo sa akin ang iyong pagtingin? Hallelujah! Kaya, mami na mahal, pero napaka-mahabaging totoo ng ating mahal. Palapakan mo muna natin ang ating mahal, Panginoon. Punong-puno ng habag ang ating dakilang Diyos. Alam ng ating mahal, mahina ang tao. Amen? Kung nung kanyang ibinalik, biglang pinulot siya, hinugot siya ng ating mahal, Panginoon, mula sa pagkakalunod na yan, mami na mahal. Nakalakad siya muli. Hallelujah. Ganun tayo minsan Amin na mahal. Subalit, wag na maaalis sa atin ang ating focus sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kahit ano pa mang unos sa makita po natin, wag na po natin tignan. Amen? Kasi habang tinitignan mo, nawawala ang iyong focus sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka na nakakapanalangin ng maayos sa ating mahal na Panginoon. Ano pong sabi sa Isaiah chapter 15 verse 16? Nung tayo po ay nandun pa, wala pa sa katotohanan. Sa katotohanan, mga minamahal, ating basahin Isaiah chapter 1, 15 and 16. From the book of the prophet Isaiah chapter 1 verses 15 and 16. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. 16. Hallelujah. Wash you, make you clean, and put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Praise the Lord. God bless you, Pastor Galog. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 1, ang talata ay 15 at 16. At pagka iyong iginawad ang iyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo, oo. Pagkat kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Mga gugas kayo, mga glinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mga glikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Amen. Kaya naman pala, mga minamahal, nananalangin din ang napakarami, milyong-milyong tao, bilyong tao sa buong mundo, katulad natin noon. Nananalangin din tayo, mga minamahal. Subalit ang sabi ng ating mahal na Panginoon, I will hide mine eyes. Hindi ko titignan, hindi ko lilingapin ang iyong mga dalangin. Kahit igawad mo ang iyong mga kamay, walang tugon ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, amin na mahal, ang ating kalagayan noong araw, ang ating Diyos na sinasamba, bulag, pipi, bingi. Amen? Amin na mahal, walang magagawa. Umiiyak ka na napapahama ka na. Pero hindi pa rin nagmamalasakit, hindi pa rin tumutugon. Bakit, mami na mahal? Ang iyong mga kamay ay puno ng dugo. Ibig sabihin, punong-puno ng kasalanan. Hindi pa nahugasan. Maghugas ka muna. Amen? Hugasan mo muna, magpakalinis ka muna bago ka kapakinggan ang iyong mga dalangin. Yun ang nangyayari sa buong mundo ngayon. Paano malinis? Be baptized in the name of Jesus Christ. Hugasan ang iyong kasalanan sa magitan ng dugo na banal ng ating mahal na Panginoon. Bautis mo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen! Acts 2.38 Repent and be baptized, every one of you, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amin. Pag pumasok ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, malinis ka na. Sapagkat hindi kailanman papasok ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon sa maruming sisidlan, papasok lamang ang Espiritong banal ng ating mahal na Panginoon kapag ika'y nakapagsisi na at nahugasan na. Amen. Praise the Lord. Sa tubig sa pangalan ni Jesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at naganap sa atin. Palapakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Kaya araw-araw pwede ka nang tumulog sa ating mahal na Panginoon 24/7. Amen. Hindi magsasawa makinig sa iyo.
ang ating mabait na Diyos. Amin na mahal. Nag-aantay ang ating malapit. Ano naman ang kailangan mo, anak? Amen? Amin na mahal. Hindi nagsasawang makinig ang ating mahal, Panginoon. Amin na mahal, sapagkat siya'y nagmamahal sa iyong lubos. Sapagkat ikay tunay na anak ng Diyos. Amin na mahal. Kapag ikay anak ng Diyos, amin na mahal, you have access to heaven. Amen? Amin na mahal, mayroong kang access. Grabe, amin na mahal, parang kang napakalapit mo sa kusina, kumbaga. Amin na mahal, ha? Kung anong kailangan mo, ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon, sa'yo dakilang kahabagan na walang hanggan. Hallelujah! Proverbs chapter 15, verse 8. Amin na mahal, sundan po natin sa Proverbs 15, 29. The book of Proverbs chapter 15, verse 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, right, but the prayer of the upright is His delight. Hallelujah, hallelujah. Mga Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 8. Ang hayo ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Purihin ang ating mahalapin. Proverbs 15:29. The book of Proverbs chapter 15, verse 29. The Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, ang talata ay 29. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Amen. Oh, glory to God. Yan, maminamahal ang ating mahal na Panginoon. Malayo sa makasalanan, subalit, napakalapit. Amen, mga minamahal. Napakalapit sa matutuwid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa kanyang minamahal ang anak, napakalapit ng ating mahal na Panginoon. Amen. Subalit, tandaan pa rin po natin, mga minamahal, bilang anak ng Diyos, minsan tayo nagkukulang. If I regard iniquity in my heart, God will not answer my prayers. Kaya kinakailangan tayo may palagi nagsisisi. Amen. Sabi nga ng ating gagalang-galang ng malapastor, the entire prophet of loving God, oh, may dumarating ng mga sakuna, may dumarating mga trahedya, magsisi ka muna, malapay, patawarin mo po ako sa kulang sa iyo, patawarin mo ako sa pangalan ni Jesus, tulungan mo ako, i-cast out mo sa pangalan ni Jesus kung ano yung mga dumarating ng mga sakuna. Magsisi ka muna. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakumbaba, palagi sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Serving the Lord with fear and trembling. Ayaw mo magkasala sa ating mahal na Panginoon. Ika'y nais mo palaging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sinisiyasat mo palagi ang iyong puso. Amen! Baka may nakita ka na nagkasala ka, may nasabi ka na nagkasala ka, o ano man naisip mo nagkasala ka sa harapan ng ating mahal. Agad-agad, mahal na Panginoon, patawarin mo ako, mahal na Panginoon! Amen. Praise the Lord. Nagpapakumbaba, humihikbing palagi sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat nandiyan yung kaaway, palibot-ibot, palikot-ikot, seeking whom he may devour. Kapag idol, the idol mind is the workshop of the devil. Amen. Idol yung mind mo eh. O, anong pinag-iisip mo? Imbis mag-concentrate ka sa salita ng ating mahal na Panginoon, sa mga patutuo, sa mga gawa ng ating mahal na Panginoon, mga himala ng ating mahal na Panginoon, aba, naglinger kung saan napunta. Amen? Nagliwaliw sa salibutan, mga minamahal. Natutokso yung ating mga matay, mga isip sa mga bagay na hindi kaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Eh, nagkikrib ang Holy Spirit. Amen? Because God is a jealous God. Gusto niya palaging ikaw ay hallelujah, praise the Lord. I love you, dearest Jesus. Umaawit sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Turo ng ating kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon. Palagi 2,000 hallelujahs every day. Amen? Higit pa, purihin mo palagi ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Basa ng basa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Upang palaging ang ating puso, ang ating isip, hindi makapasok ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. At palaging kapag panalangin mo, nandyan palagi ang tugon ng ating mahal na Panginoon sa iyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. His ears are open to their prayer. 1 Peter chapter 3 verse 12. Mga minamahal, palaging bukas ang mga pandinig ng ating mahal na Panginoon. Sino tayo, mga minamahal, upang palaging pakinggan ang isang banal at matuwid na Diyos? Perpektong Diyos.
Amin, mahal. What a great honor, what a great privilege na kapag ikaw ay nanalangin, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Mahal na Panginoon, ito ang pangailangan ko. Sino tayo para pakinggan ang ating mahal na Panginoon? Amen? Ating basahin mo, 1 Peter chapter 3, verse 12. From the book of 1 Peter chapter 3, verse 12. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. Praise the Lord. Amen. 1 Pedro kapitulo 3, versikulo 12. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laman sa mga nagsisigawa ng masama. Amen. Praise the Lord. Mami na mahal, sa atin, napakalapit ng ating mahal, ikitunay na anak ng Diyos. Amin na mahal, ang kanyang mga pandinig ay palaging bukas. Hindi kailanman nasasara sa panalangin ng matutuwid. Amin na mahal, palaging bukas. Palapakan po natin ang ating mahal, Panginoon. Whatever you ask in my name, I will do it. John chapter 14, verse 14. Imagine, mami na mahal, anuman ang iyong hingiin sa aking pangalan, gagawin ko ang sabi ng ating mahal. You can claim His promise every day. Amin na mahal. Hallelujah. Binigyan po tayo ng totoong pastor, na binigyan po tayo ng turo ng pananampalataya, na ikay huwag kailanman, huwag kang matinag. Ikay magpakatatag, ikay magpakalakas, huwag kang matukso, magpakalugmok, mawala ng pag-asa, mawala ng masiraan ng loob, huwag, mami na mahal. Hallelujah. Nakita po natin ang buhay ng ating minamahal at ginagalang ng magulang sa ating malamig. Paano naging matatag ang kanilang paglilingkod sa ating malamig, pananampalataya. Iyan, mami na mahal, ang nais ng ating mahal na Panginoon na maging bunga ng mga panalangin ng matuwid. Basahin po natin John chapter 14 verse 12 at 12 verse 14, mami na mahal. The gospel, okay, see John chapter 14 verse 14. Verse 14. If you shall ask anything in my name, I will do it. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Juan kapitulo 14, ang talata ay 14. Kung kayo'y magsisingi ng anuman sa aking pangalan ko, ay yaon aking gagawin. Amen. Purihin ang ating mahal. Naalala po natin, mami na mahal. Ayun, May na naman, May 1. Kailan mo yung El Nino, yung challenge ng ating kagalang-galang, mahal pastor, May 10. Amen? Mother's Day po noon. Oh, mami na mahal, grabe. Buong Pilipinas, talagang inanyayahan ng ating kagalang-galang, mahal pastor. Advertised po yan sa TV, sa radio, sa dyaryo. Amin na mahal, chinales na ating kagalang-galang mahal pastor, magsipar, punta kayo. Magkaroon tayo ng isang paligsahan sa Luneta. Grabe, amin na mahal. Talagang mamamanghang ka sa pananampalataya ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Pumunta kayo roon. Sino man manalangin para matigil ang El Nino na ito. Ha? Yun ang nasa katotohanan. Magkaroon tayong paligsahan. Sapagkat napakalaga ng kaligtasan, kinakailangan malaman ng lahat ng tao sino ang nasa katotohanan. Amen? Kung sino ang tugunin, yun ang nasa katotohanan. Kapag hindi tinugun, ibig sabihin, wala sa katotohanan. Oh, grabe, mami na mahal. Nag-challenge doon sa Luneta, May 2, 3, and 10. Inantay ng May 2, 3. Walang dumating, pero ang daming gumaling. Ang daming pinagpala. Nilito sa mga problema. Mami na mahal, pinagaling ang kalmakaramdaman. Libo-libo, thousands upon thousands na pinagpala ng ating malapit sa ating krusada sa Luneta. Subalit, May 2, 3, walang tumanggap ng hamon. Mami na mahal, naka-advertise po yan. Amin naman, lahat ng leader ng mga religions throughout the country pumunta roon para sa isang paligsahan. Sino po ang tugunin para umulan? Yun ang nasa katotohanan. Wala. Walang tumanggap. Anong ibig sabihin, mami naman? Aminado sila na wala sila sa katotohanan. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Ay, napakaliwanag, mami naman. Napakaliwanag. Kung nasa katotohanan ka, ipaglalaban mo yung katotohanan ay yung itinuturo. Amin naman. Wala eh.
Ang sabi ng ating kagalang-galang malapastor, walang tumanggap ng hamon, bumalik kayo sa May 10. At doon uulan. Talagang grabe, mga minamahal. At tapos sabi nung komentarista, di ko na lang sabihin yung pangalan, magaling, batikang columnist sa Bulletin Today. Oh, kailanman, hindi umulan ng May 10. Hindi uulan sa May 10. Dahil wala sa history na umulan sa May 10. Grabe, mga minamahal. Kaya medyo kabahan ka eh. Di ba? Yung mga walang pananampalataya, medyo kabahan eh. Eh, pero sinabi ng propeta ng ating dakilang Diyos eh, bumalik kayo sa May 10, magsawa tayo sa ulan. Oh, grabe. Purihin ang ating mahal na Panginoon pagdating ng May 10. Between 3 and 4 in the afternoon, pag-akyat ng choir, Mami Namal, 1992. 1992, Mami Namal. History po yan, Mami Namal. Ang init-init, napaka-init, Mami Namal. Subalit, between 2 and 3, 3 and 4 in the afternoon, nagdilim ang kalangitan. At grabe, parang bumubuelo, Mami Namal, umitim, nagdilim, at pagkatapos, Mami Namal, thunderstorm pa. Grabe ang ingay. Pagkatapos pumatak ang napakalakas na ulan, ang lalaki ng patak, mga minamahal, parang nanggigigil eh. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Hallelujah! Almost one year, walang ulan sa ating bansa. Ang panahon na yan, first time na naganap sa history ng ating bansa. Almost one year, walang ulan, walang hamog. Amin na mahal. Ka-brown out na dito sa ating bansa. Nanganganib na, bumabagsak na ekonomiya ng ating bansa. Amin na mahal. Talagang grabe, napakahirap ng walang ulan. Amin na mahal. Tuyong-tuyo yung dam na nagsusupply ng tubig. Amin na mahal. Ay grabe, napakahirap ng walang ulan. Subalit, purihin ang ating mahal. 1992, May 10. Bumagsak ang napakalakas na ulan. Hallelujah! Praise the Lord! Lutas ang problema. The prayer of the righteous! Panalangin ang matuwid. Marami ang makinabang. Milyon na nakikinabang. Amen. Sa panalangin ng matuwid. Hallelujah. Kung walang panalangin matuwid, kawawa ang mga tao. Asahan po natin yung mga panalangin ng nandiyan sa reliyon, mami na mahal. Centuries na, wala pang tugon hanggang ngayon. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ang tugon ni sila ng ating mahal, Panginoon. Centuries na. Wala pa rin tugon. Grabe, kawawa ang mga tao. Subalit ngayon, hallelujah, sinugo ng ating mahal pa yung kanyang propeta. Hallelujah, the prophet of a loving God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tapos, ang hypocrisy ng religion. Amin. Ito pala ang panalangin na pakinggan eh. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ilan na po ang panalangin? Ay, hindi na po natin mabilang. Ketong, cancer, leukemia, amin ang mga hoodlum, mga bakla, mga tomboy, mga MPA, mga abusayap, mga terrorist, binago ng ating malapoy na sa panalangin ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Kaya ang bawat mananampalatay ngayon na matutuwid na, amin ang mahal, bawat isa, milyon-milyon din ang pinakinggan ng ating malapoy na panalangin. Ay, grabe! Purihin ang ating malapoy na amin ang mahal. Ang sabi sa Jeremiah chapter 3, 33 verse 3, amin ang mahal, yung favorite number natin na i-dial every day 24/7, walang pagkabisi, walang pagkaputol sa mga tunay ng mga anak ng Diyos. Amin na mahal. Ano po sabi? Magtatapos sa po tayo, amin na mahal. Hallelujah. From the book of the prophet Jeremiah, chapter 33, verse 3. Call unto me and I will answer thee. Yes, hallelujah. Great and mighty things which thou knowest not. Oh, hallelujah, hallelujah. Sunod pa po natin, mamaya. Jeremiah, kapitulo 33, versikulo 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nang alalaman. Amen. Amen. Sunod pa nun natin, ihabol natin, Ephesians 3:20. Mami namal, great and mighty things! Hindi lang basta, oh, tutugon ako sa iyo. Mami namal, hindi, may dagdag oh. I will show you great and mighty things. Yung hindi mo pa nalalaman, magugulat ka, masusurprise ka. Palapangan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe.
Surprisahin ka talaga ng ating malapin araw-araw. Ganyan ka tayo kamahal ng ating malapin, Panginoon, minamalo. I will answer thee and show thee great, dakilang mga bagay, mighty things, mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Talagang magugulat, mamamangha ka sa pag-iibig at tugon ng ating mahal na Panginoon sa iyo. Sunod pa natin, last verse, Ephesians 3:20, mga minamahal. The book of Ephesians chapter 3, verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Hallelujah, hallelujah. Dito pa sa aklat ng mga taga-Epeso, kapitulo 3, ang talata ay 20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng langit, yes, sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin. Purihin ang ating mahal Panginoon, exceeding abundantly above all that we ask or think. Ano ba yung hinihingi mo? Ay, higit pa pala ang kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Higit pa sa iyong iniisip, higit pa sa iyong hinihingi. Grabe, maminamahal, ang pag-ibig. Malusaw ang puso mo, maminamahal, sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Salamat sa ating mahal. We challenge you, maminamahal, ang mga taga-subaybay ng, sa ating webcast, maminamahal. Kung anong binibigay sa amin ng ating mahal na Panginoon, humabol kayo, paglingkod sa mahal na Panginoon. Ibibigay din sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Higit sa iyong iniisip. Higit sa iyong ninanasa. Hallelujah. Habang tayo pumaawit. Oh, hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo masayod ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, maminawan. More than you ask or think. Hallelujah. Kanyan kabuti ang ating mahal na Panginoon. Walang hanggan. Hallelujah. Habang binibigyan po ang pamanahon, hallelujah sa ating bilang ba, Joey. Oh, hallelujah. Purihin yung banala pangalan, mahal Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Mo, O Diyos, tunay at tequila. Thank you, Paul. Amen. God bless. Wagas, at walang kapantay. Patuloy po ang aming panyaya sa lahat po ng ating live webcast viewers. Maging dirit po ang mga paguhan, bisita. Lumapit po kayo sa harapan. Papurit pa sa may iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalatin ka. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapanan sa aking puso, sa aking buhay. Papulit pagsamay, iyaan.
Yes, amen. Hallelujah. Tunay kang tapat, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat. Ang pag-ibig mo'y wakas sa pinaw kapatid sa aking puso, sa aking amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw natin. Maging sa mga baguhan, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ang tunay na nasa buong-buong katotohanan. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa tumutugon ng panalangin. Nagtalaga siya ng tunay na tao ng Diyos, propeta sa huling kapanahunan, mga minamahal ko. Sa ating relihiyon, tumanda na tayo. Naunawaan natin at na-experience natin ang panalangin natin doon. Mga minamahal ko, ay hindi tinutugon ng ating dakilang Diyos. Ito'y panalangin ng makasalanan. Ngunit isang araw, dito tinawag ang bawat isa. Sa magitan ng TV program, radio program, sa magitan ng paghayo ng ating minamahal na mga kapatiran. TV program, majority po rito. Nag-iisa lang sa kwarto, may karamdaman, naghahanap ng kagalingan, may bumubulong. Panoorin mo ang Jesus Miracle Crusade. Napakinggan ang pangangaral ng propeta ng Diyos. Para bang tila silang dalawa nag-uusap, ikaw na may karamdaman, ipatong mo ang kamay mo dito sa TV screen na may pananampalataya at pagsisisi. Gagaling ka. Mga minamahal, gumaling. Mapipigilan mo ba? Kung ikaw ang maka-experience yun, mapipigilan mo ba na hindi mo hanapin ang tunay na gawain, mga minamahal ko? Marami naiinggit at tumutulig sa na pag nanalangin tayo ay sa pangunang dalangin ng ating minamahal at ginagalag na pastor. Malapat lang na igalag siya dahil ang panalangin natin pinakikinggan ng Diyos. Mga minamahal, pinagaling ka, pinalusog ka, pinagyabat ka, pag-iingatan ka pa sa mga nagaganap na kasamaan. Ibig sabihin, tama nga, mundo pa lang, parang nasa langit ka na.
Kaya nga sa lahat ng mga naiinggit at umuusik, mga binamahal ko, marapat lang na sa aming panalangin kung kami, tayong lahat, mga minamahal ko, ay mananalangin na sa ganang atin, hindi po aabot sa langit. Ngunit salamat sa pagpapagal ng propeta ng Diyos sa kanyang pag-aayun o sa kanyang pagtangis, maging kayo na mga baguhan, inabot kayo ng panalangin ng taong matuwid. Kaya nga mga minamahal, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatid, we give double honor and respect sa ating minamahal at ginagalang na pastor. Mapalad tayo sa lahat. At sabi nga po ng mga mangangaral sa iba't ibang bansa, sa ating beloved, your father, he's the end time prophet of all nations. Bakit? Alam nila na ang panalangin nila ay hindi pinakikinggan ng Diyos, ngunit dito, magsawa ka sa himala, laksa-laksa ang ginagawa ng Diyos na kung saan yan ay panghahawakan mo upang ikaw din ay mananalangin sa tuwi-tuwina at pakikinggan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Ang banal na Espiritu, ang ating panalangin, silapit lamang ng dasal. Wala tayong katatakutan ngayon. Dumating ba na tinatatakutan World War III? At ngayon po, iba't ibang mga bansa ngayon, bumabalik ang COVID-19. Ngunit na hindi na mababago ang kahirapan, mga minamahal ko. Ngunit sa Jesus Miracle Crusade, hindi tayo kasali dyan. Ang alam natin, narito tayo, nagpapasalamat na merong Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya nga, sa ating minamahal na mga bisita, kung merong pinakamapalad sa araw na ito, kayo po, kung kayo'y tapat na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagpala kayo dahil mismong ang Diyos ang nagdala sa inyo. Bakit? Meron pong nananalangin para sa inyo. At sa panguna ng ating bala pastor, sa lahat ng beloved children, beloved family, sa lahat ng bawat mananampalataya, actually ang dalangin namin, magligtas ka pa na maraming kaluluwa. Ngayon, tinugon tayo ng Diyos, kaya kayo narito sa tunay na iglesia. Saksi kayo sa mga dakilang himala, mga buhay na patotoo. Ngayon, nagkaroon kayo ng pananampalataya. Inyo narinig ang mga patotoo, dakilang tanda, kababalagan, himala, at katuparan na ipinangako ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan. Nagaganap kung ibigay mo ang iyong buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isuko mo lahat sa ating dakilang Diyos, ikaw rin ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. The four requirements of salvation. Ito ang magiging susi upang mabuksan ang kalangitan. Isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Una ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo, nagdusa para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na muli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan kanya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang ikaw ay mapatawad sa lahat na iyong kasalanan, magiging banal ka. At ang pang-apat, pag ikaw ay banal na, babautisman ka naman ng banal na Espiritu. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mismo ang siyang magsasagawa sa patuloy mong paglilingkod.
Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesu Kristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito na ang tunay na relasyon mo at ang pag-ibig ng Diyos ay makakaabot na sa iyo. Sabi nga, isa na ka nga ngayon sa mapapabilang doon sa mga mananampalataya. The prayer of the righteous ay totoong magaganap sa iyo. Kaya hindi ka na mapigilang maglilingkod. Lalo kang magmamahal sa Diyos dahil patuloy kang iibigin habang ikaw ay naglilingkod. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay. Pumikit po kayo, yumuko at sumunod sa panalangin ito. Tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Diyos, hari ng inyong buhay. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus na aking tagapagligtas. Patuloy po nakataas ang iyong mga kamay, patuloy makipag-ugnayan. Kami naman po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wilde Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po, dakilang Ama, sa mga kaluluwag ito na taos pusog tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, pinakamamahal na Panginoong Hesus, lubos mo sila patawarin, linisin mo sila na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Dalangin po namin, isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila sa sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na isagawa na po ang pananampalataya. Nagkaroon na kayo ng pananampalataya. At lubos kayong sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa po, na pagsisihan nyo na ang iyong mga kasalanan. Huwag nang babalikan ang kasalanan. Ang pangatlo, yun na po, magpabautismo kayo upang lubos na mapatawad ang iyong kasalanan. Ang kasunod po niyan, lalakip ang himala. Gagaling ang lahat ng iyong mga karamdaman. Tutugunin ng Diyos ang lahat ng inyong mga panalangin. Ililigtas tayo sa panahon ngayon na talagang napakasama na, hindi tayo kasali ron. Dahil tapat ang Diyos, pakikinggan ang lahat na inyong dalangin. Ang gagawin na lang po natin, tayo po ay patuloy na maglilingkod. Dumalo ng dumalo. Bakit? Upang yumaman kayo sa pananampalataya. Baliwala, kahit yumaman ka sa mundong ito, ang pananampalataya mo naman ay talagang wala. Baliwala ang buhay mo. Ngunit anuman ang kaganapan, anuman ang nararanasan mo, pag tumaas ang iyong pananampalataya, sinisigurado,
sigurado pa tayo sa buhay na walang hanggan. At idaragdag na lang ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Mga minamahal, magpatuloy po tayo hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. I-invite niyo po ang iyong mga kaibigan, mga unsaved loved ones, mga ka-office mate, lahat po, ipatotoo niyo ang kabutihan, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless you po, mga minamahal ko. Hallelujah. At ay dadako na po sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay po natin buong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga prayer request. Ano man ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon, walang imposible sa ating dakilang Diyos. Tugunin ang ating mahal na Panginoon, simulang kaparaan. Manalangin po muna tayong pagsisisi, mga minamahal. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Jesus sa paunang panalangin na aming kagalanggalan ng mahal Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet, kami po, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba, nagsisisi. Sisi sa mga kami nasumpungan sa lahat ng aming pagkakasala, pagkukulang sa iyo. Patawarin mo po kami, malapay na. Tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautosan, malapay noon, upang maging handa sa dakilang anay pagbabalik. At gamitin rin po kami, malapay noon, sa pagligtas pa ng maraming kalulalo lalo ng aming mamahal sa buhay, sa panguna amin na maginagal, magulang sa iyo, malapay na. At napakapalad po naming totoo, malapay noon. Amin na alay, dakilang pasasalamat sa iyo, malapay. Nagsugo ka ng totoo mong propeta, malapay noon. Amin na mga ginagalang, mga pastor, God, with our beloved mama dear, and all the beloved children, mga Panginoon, ng aral ng buong katotohanan, mga Panginoon, ibinigay ang buong buhay, mga Panginoon, maingatan lamang ang purong ibanghelyo ng kaligtasan. E kami po yung narito ngayon, lubos mong pinagbala sa lahat ng pinagbala, mga Panginoon, at tiyak po namin ang buhay na walang hanggan, ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay, amin na mga ginagalang, mga pastor, all the beloved children, mga Panginoon, lahat ng pagpapala na pinangako, spiritual, physical, matila pagpapalang binubus mo, mga Panginoon, sa buong sambay na ginagalang magulang si Malamin para patuloy ipapangalan lagi sa Ibanghelyo sa buong kinapalbaw ka magbabalik. Ay, lawas po namin pinasalamatan ng walang kampasasalamat sa iyo. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mga Panginoon, mami na mahal. Ilihans po natin ating mga sinilis ang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte na katawan ng karambaman. Isip mo natin ating kagalang-galang, mga pastor, naglihans po sa atin, maging sa ating mga labuan, sa salat mga patinan sa buong mundo, mga minamahal. At banggitin niyo po ako ng mga uring karamdaman niya, demons of infectious diseases, i-cast out po na siya sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, and lust, covetous, materialism, mga bumabalik, makainan, panlalupaypay, panlalamig, lumayas kayo sa mga pangrihan pangalan ni Jesus, demons of poverty, kasaw, in Jesus' name, be healed, blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, hallelujah. Amen and amen, purihin ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, pasalamatan po natin at kilang-kilang Diyos na lahat ng ating mga prayer requests, tinugon ang ating mahal na Panginoon, simulang kaparaanan, isisigaw po natin mga minamahal, galing sa ating mga puso, a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang hallelujah, praise Lord, hallelujah, mga minamahal, tatlong beses, sabay lukso, sabay-sabay po tayo, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. At narito po.